crashed into the Bay Bridge. Alauna ng madaling araw ng Martes sa Amerika, nabulawog ang Baltimore, Maryland nang sumadsad ang isang cargo ship sa Francis Scott Key Bridge. Sa lakas ng tama, gumuho ang gitnang bahagi at naputol ang malaking tulay. Nataong may 6 na construction workers sa tulay na ngayon ay pinangangabahang nalunod. Pero nilinaw ng mga otoridad, malaking bagay na nakapag-mayday signal pa ang barko bago sumalpok sa tulay, kaya't naalerto ang mga emergency worker. Para sa dating ABS-CBN reporter at ngayon ay residente ng Baltimore na si Aladdin Bacolodan, malaking kawalan ang pagkasira ng tulay. So talagang malaki siyang connection. It connects Maryland basically to Delaware. So it's a really important highway for travel. So it's a very, very important important bridge. Again, thousands of people commute using that bridge to connect you from north to south and also from east to west of Maryland. And it's one of the three main connections within those fronts. Grabe, no? Thousands of people travel in that bridge every day. 7 taon itinayo ang tulay at binuksan ito noong 1977. Nakatutok din sa insidente si U.S. President Joe Biden. We're going to send all the federal resources they need as we respond to this emergency. And I mean all the federal resources. And we're going to rebuild that port together. Sa ngayon, walang nakikitang anggulo ng terorismo ang mga otoridad at natukoy nila na patungong Singapore ang barko. Tinatayang aabot sa $15 million kada araw ang mawawala sa ekonomiya dahil sa pagkawala ng tulay. At hindi pa masabi kung gaano kabilis itong maitatayo muli. TJ Manotok, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.